Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, pinalawig ng Interagency Task Force ang Alert Level 1 sa National Capital Region o NCR at 47 mga lugar. Ito ang inanunsyo ni Acting Presidential Spokesperson Secretary Martin Andanar na magiging epektibo simula March 16 hanggang March 31. Ang pananatili sa Alert Level 1 ay sa kabila ng apela ng Metro Mayors na ibaba sa Alert Level 0 ang Kamaynilaan dahil handa naman umano sila sa mas maluwag na COVID-19 restrictions. Kinukonsidera ng Department of Health o DOH na low risk sa COVID-19 ang lahat ng lugar sa buong bansa. Ito ang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kasunod ng pagpapalawig sa Alert Level 1 sa National Capital Region at higit sa 40 mga lugar. Sinabi ni Vergere na maging ang mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 ay maituturing na low risk sa COVID-19. Dagdag ng opisyal na sa kabila ng de-escalation ay palalakasin pa rin nila ang vaccination rates sa maraming lugar. Umaabot na ng 49 million official ballots ang natapos ng mapaimprenta ng Commission on Elections o COMELEC. Sinabi ni COMELEC Printing Committee Head Commissioner Marlon Casquejo na sa 13 regions, higit sa 73% na ang natapos maliban sa National Capital Region. Inihayag pa ni Casquejo na natapos na rin ang imprenta ng manual ballots para sa local absentee voting. Maging ang manual ballots na gagamitin para sa Office of Overseas Voting ay natapos na rin ang pagpapaimprenta. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.